Dito ako ngayon nga sa labas, oh, sobrang tirik yung araw. Ayan, pero carry namin. Ayan, so once again, meron tayong pinuntahan dito sa may bandang Gen 3, right? But ito ay Amadeo feels na yung kanyang lamig dito. So more or less medyo nag-aagaw na yung ano dito. Medyo lamang na yung lamig ng Tagaytay dito sa area na to. Okay? Ayan. Okay, so ito yung community na kung saan ang sarap tumambay sa labas kapag umaga, jogging. Right? So isa to sa mga perfect spot para sa naghahanap ng mga pang-retirement na mga bahay, yung medyo pa-chill-chill na lang yung ating pong mga magiging homeowners dito. Alright? So, doon po yung mga community. May mga unit po nakatira na mga nakatayo doon. At saka meron na rin pong marami na rin pong nakalipat dito. So, yan po yung pinaka-main entrance. Ayan, kung napapansin nyo dyan. Yan yung may mga nadaan dyan. Yan po ay pa Amadeo at saka pa Manggahan, General Trias Cavite. Alright. So, dito pa sa area na ito, meron pong dalawang unit na binibenta. Isa po dito yung Kalista at saka yung Aleya model. Pasukin natin. Alright, this is Aliyah model. Ito po yung townhouse at saka inner unit. So kung mapapansin nyo sa harap pa lamang, ang kanya pong pinaka lot dito, excess lot po dito is kasyang-kasya po yung sedan. Alright, so pasukin natin. So ang kanyang pinaka pagpasok mo pala yung kanyang pinto ay wood. Ayan. At plain cement at saka meron po tayong white paint coating sa baba. So naka-grills na rin. Ayan. Yung kanyang bintana. Okay. So nasa labas po yung pinaka dirty kitchen niya. Pinaka service area. Ganyan po yan. Alright. At dito yung kanyang lababo. So typical na ano, pagbaba. Ayan, diretso po sa CR. At yung kanyang CR, shower na rin po. Ayan. Flush na toilet. And bowl. Ayan yung lababo. Ayan. So halos wala na kayong babaguhin talaga dito. Maliban na lamang kung meron pa yung mga preferred na mga gagawin o mga design. Okay, still po yung ating ano, pinaka ano ng frame. Ayan. Tapos kakoy po yung pinaka steps. Ayan, still po to. Alright, here's what good thing dito sa unit na to. Pagdating mo po sa taas, ayan, oh, meron na siyang kisamen. Alright. Tapos, ito, good for two. For 3 bedrooms po to. Ayan, ikutin muna natin. Iikot natin yung ating view. Ayan. So good for 2 to 3 bedrooms na po to. So walang partition yung ating pong turnover. Makikita nyo, naka-ready na po yung ating pong mga wirings para po pang paggawa tayo ng ating pong mga rooms. So ito basically parang isa, ayan, isa, dalawa, tatlong rooms ideal talaga dito. Ayan natin yung likod. Ayan, so yan po yung pinaka service area. Diyan po sa bandang yan, sa may natatakpan na yan, diyan po yung pinakalababo. Alright? So, tingnan natin yung ating pong view pag nakasilip po tayo sa bintana sa harap. Medyo malawak, medyo malapad po yung bintana niya dyan sa harap. Ayan. Ayan. So, yan po yung pinaka-parking mo sa harap ng inyong unit.
Right? Yung price naman nito is ipopost ko na lamang po sa ating description kasi anytime from now is maaaring magbago po yung presyo nito. Okay. So, kung mapapansin nyo yung community doon, zoom natin ng konti. Ayan. So, marami nang nakatira doon. Ayan. Diba? May mga bahay na doon. Ito. Oh, may mga bahay na dyan. Ayan. So, ayun. Tamang-tama. May pasok si Grab. Kasi, talagang fully developed ng area dito. Malakas din yung signal. Ang gamit yung signal ngayon dito is dito. Alright? Saan pa ba? Ayan. So, I think, nakikita nyo naman ang mga ayos. Tagaytay feels na rin po dito. Medyo malamig-lamig na, pero not as cold as Tagaytay. Pero kaya rin na rin tumambay sa labas. Kasi medyo maaming hangin na rin. Okay, so, hindi mo tayo mamumblema sa outlet. Ay, grabe yung outlet. Ayan o. Isa to sa mga problema naman. Pati nga sa may pagpasok, may outlet na rin eh. Ayan. Okay, maging para sa mga cable connections, internet. Ayan, meron na rin. Okay. So malinis yung pagkakagawa talaga ng mga ito kasi yung developer na to ay kilala talaga sa paggawa ng mga affordable housing projects pero ang finish niya ay talagang swabe. Okay. Ito yung sample ng ano, kasi townhouse nga to, ito yung mga dikit-dikit na bahay. Ito yung mga dalawang palapag na dikit-dikit. Ayan. So, ito yung pinaka-dressed up unit. Ayan. Kung napansin nyo kanina, ang ating pong turnover dito is parang semi lang. Hindi naman ganun ka-bare. Ayan po yun. Ang ating pong floor area po dito is 54. At ang ating pong lot area is 50 square meters. Ayan. Yung pinasok po natin is yung po yung actual turnover. Ngayon, ang pupuntahan po natin yung dressed up unit. May mga end units din. Usually, ang lot ng end units ay may mga excess dito sa gilid. Pumapatak lahat ng 75 square meters yung mga, I think yung pinakamaliit na end unit. Diba kasi 50 square meters lang, tapos kapag end unit is 75. So, may laki pa na 25 SQM square meters. Alright. So, ito yung dressed up units. Ito yung sample din ng bahay na pinasok natin kanina. Ito naman yung nilagyan ng furnitures, ng iba-ibang mga gamit, mga designs. Ayan. O, diba? So, ito, ang ganda ng kanilang ginawa dito. So, itong dressed up unit, ito ay pwede nyong gayahin. So, diba, kumuha kayo ng unit dito sa kabila, diba? Ang kanyang turnover po is bare. So, ito pwede nyo gayahin. Kung mapapansin nyo dito, naka-tiles na. Ayan. Pero dito sa wall, halos walang mga binago. Kung mapapansin nyo ganun pa rin, naglagay lang ng mga ayan, mga frames. Tiles lang ang binago dito. Pagdating sa labas, ganun pa rin yung ginawa nila. Alright. Maging yung CR. Halos walang binago dito sa CR. Naglagay lamang nitong salamin na to. Naglagay lamang ng kurtina. Ay, ganun pa rin, may ceiling pa rin. Sa hagdanan, halos pa rin yung binago. Diba? Sa hagdanan, pinalagyan na lang nila nitong ano. Ayan. Yun. Sabi ko nga, good for 3 bedrooms po yun. So, ito na po. Pakakit natin dito sa hagdanan. Ayan, pakakit natin. Isang room. Pangalawang room at pangatlong room. Pasukin muna natin itong isa. Alright. Ito, nilagyan nila ng ano, vinyl tiles. Ayan yung room niya. At ito yung pinaka-cabinet.
Alright. Pasukin natin yung pangalawang room. Oh. Girl. Girly, girly. Okay, so isa sa pwede na naman natin gawin dito, lagyan ito ng ano, ng cabinet dito sa taas. Mga overhead na mga cabinets. Okay. Great. So, nilagyan natin ng ano. Ayan. Railings. Pasok tayo dito sa pangatlo. Baby. Oh, baby yung may-ari. Boy. Ayan. So, may... Ito yung ano, sample lamang to nang pwede natin gayahin. So, 3 bedrooms. Alright. So, mayroon pang bintana kasi dito eh. Kasi nga ito, may bintana kasi end unit nga to. End unit yan or corner unit. So, may bintana siya sa gilid. Pero yung mga regular na mga ano, kabilaan, walang bintana. Ayan. So, napapansin nyo ito, may mga bintana yung rooms. Kasi, end unit nga to. Corner unit. Ganon. Alright? Pero yung ano, yung regular na cut, wala po siyang mga bintana. Diba? Walang masyadong binago. Nagdagay lang ng mga gamit. Nag-test lang sa baba. Ayan. Yun ang halos yung dinagdag. And wala! Ang ganda! Alright? Ang lamig. Ayan, so meron pong mga trippings dito. May mga side viewings. So, yun muna sa ngayon para sa unit na to. So, meron pa akong isang unit na papasukin maya-maya lamang ng konti. Ayan, so this is ALIYAH model townhouse. Yung price po nito, ilalagay ko na lamang po sa description ulit kasi anytime, kapag ilagay ko kasi yung price sa video na to, hindi na mababago. Pero kung ilagay ko sa description ng video na to, anytime pwede ko siyang baguhin kasi nagbabago yung presyo ng mga bahay from time to time. Thank you so much guys. So yun, mangarap ka na magkabahay kung wala ka pang bahay. Kung may bahay ka na, mangarap ka pang magdagdag. At kung sa pangarap mo ay gusto mong sumaya, isa to sa mga option na pwede nating mapili. Bye! Ayan, so ito nga po yung subdivision na sinasabi ko na napakaganda yung mga unit na available dito sa palit, affordable. So kung napapansin nyo dito sa likod ko, alright, so konti lamang yung dumadaan ng mga sasakyan, alright. So ang feeling dito is almost Tagaytay feels pa rin. Dito ako ngayon nga sa labas, so sobrang tirik yung araw, ayan, pero carry namin mag-stay.